Good morning mga bok. Meron tayo ngayon dito NMAX B2. Galing pa si Sir ng San Jose del Monte, Bulacan. Bali si Sir, kakapalit lang ng ball race 4 days ago. Tama Sir, 4 days ago. Ngayon, ano yung Sir, bago palitan? Ayaw na malak o pagkatapos palitan? Hindi, ayaw talaga malak yung ano. Bago palitan. Bago palitan. Kaya ang gagawin ko dapat, akay na yung si main lock para nalalak siya. Oo. Ibig sabihin nun, matagal na siyang hindi nalalak. Nung pinalitan yung dating ball race pa. Okay. Bali, ang nangyari pala ay Sir, ilang buwan yon yung huling palit ng... Mga isa lang siguro. Isa. Kulang-kulang isang buwan. Yung ayaw malak? Oo. Bali, 1 month ago, nagpalit ka ng ball race, tapos ayaw niya na malak yung manibela. Tapos ipapahayos lang dapat yung lock. Kaya sabi nila, gawin na yung... Ball race. Ano yun? Magkaibang shop yun? Magkaibang shop. O, magkaibang shop. Sa Bulacan? Bali yun, 1 month ago, nagpapalit si Sir ng ball race. Kaso yung pinalit, ayaw malak ng manibela. Kaya si Sir ngayon, nagpagawa sa ibang shop para mabalik yung lock ng manibela. Nirecommend na palitan din yung ball race kasi sira na yung ball race niya daw. Kaso, ang nangyari naman, nalalak na, Sir. Kaso, mas malala yung nangyari. Nagkaalog na yung manibela. Pakita ko sa inyo mga bok. Nakadagad si Sir sa likod para umangat tong gulong sa harap. Parinig ko yung alog sa inyo mga bok. Grabe. Napakaluwag. Yan mga bok. Bali ngayon, ang gagawin namin, sabi ko nga, ay Sir, baka palitan din ng ball list to. Kasi simula nung kinabit, pagkakabit Sir, sabi mo, kinabukasan lumuwag o mismong gabi lang? Pagkakabit lang, lumuwag na siya. Wala pa isang araw. Bali, oras lang. Oras lang, basta mangyari ka na lang medyo natin. Lumuluwag. Tapos walang sinisinsin lang, di ba? Sabi mo, ayun. Pagkakabit, oras lang, lumuwag ka agad. Bali, nakailang pasikip ka ulit sa kanila. Kasi yung pangatlo, pang-apat, kumbaga, malayo ka sa kanila kaya sa ibang shop ka na nagpasikit. Hindi siya makabiyahin ng maayos. Grabe. Tingnan natin mga bok yung nangyari. Bali, yung nangyari dito ngayon, tatanggalin ko lahat yan, skeleton lahat yan, tanggalin ko lahat ng fairings. Hindi ko napapakita kung paano tanggalin, may mga vlog na tayo niyan. Kung paano tayo, yung binalag ko yung motor ko, paano magpalit ng ball race. Nandun yan, paano magtanggal ng fairings. Para makita natin yung loob, mga bok. Mga bok, tanggal ko na lahat ng fairings. Yan, makikita na natin ngayon. Grabe yung ano niya. Yung nangyari sa ano niya. Sa mga nut. Ayan, durug na mga bok. Oh. Grabe. Durug na durug. Kawawa naman si Sir. Ay, pati yung ano. Mukhang wala na rin yung goma. Tingnan natin lahat ng nangyari mga bok. Sininsil nila to, binuka nila to. Nakabuka na. Parinig ko sa inyo mga bok yung alog. Yan mga bok, pakita ko ha. Naririnig nyo yung alog? Lapit mo ba? Para marinig nila yung alog. Yan. Grabe mga bok. Grabe yung alog mga bok. Bali ngayon, tanggalin ko muna tong ano, lock. Para tapos tanggalin natin to para mahugot natin yung tipos. Grabe. Hindi na rin pala nabalik yung goma na takip dito. Grabe yung ginawa ko Sir. Ay, nakakasal. Nakakainis. Yan mga bok, oh, natanggal ko na yung ano dito. Yung bolt, tsaka yung nut. Tignan yung alog mga bok. Nga, grabe, di ba? Oo. Oh. Oh, yan. Yan yung nangyari sa motor ni Sir. Tanggalin ko muna itong mga nut para mahugot na natin yung tipos. Ito mga bok, idaan-daan ko na siyang binabaklas. Nakita ko, wala pala yung cover. Meron kasi dito parang yero na takip. Yan, papakita ko sa screen. Yan. Wala na siya. Hindi nila nalagay. Pati yung goma na special washer, wala na rin. Bali, ito na yung ball race kasi yan. Ito yung ano, chassis. Ito, yung ball race na yan. Wala na yung susunod pa na takip na parang yero. Cover ng ball race yun. Bago yung nut. Wala na.
hindi na nabalik ng mga gumawa. Kaya pwede rin yun yung dahilan bakit lumuluwag din. Dito masasabi natin na yung gumawa ng bolis si Sir, hindi pa maalam. Kasi hindi niya alam kung paano ibalik ng tama yung mga dapat parts na meron dito. Hindi niya nabalik. Tanggalin muna natin mga bok. Yan mga bok, nakita ni Sir, niluluwagan ko yung ano niya, yung mga nut niya. Meron pala daw special tools para dito kasi yung mga pinapagawa niya daw, lagi daw sinisinsil, lagi pinupokpok. Sabi ko, yun mga sir, wala nga yun, wala silang tools. Hindi sila nag-invest sa tools. Eh, kaya tignan yung mga buko, umangat na kagad yung ball race, oh. Kasi naluwagan ko na yung nato. Kasi nga, wala yung cover. Tatanggalin ko lang ito mga buko. A few inches later. Buko, natanggalan natin yung tapos. Kawawa yung thread nung ano, yung huling nut, yung pinakailalim, kinain niya na yung thread doon. Kaya mapapansin nyo, dito maganda yung thread sa taas. Pagdating sa baba, may kain yan. Pangit na yung thread niya. Sana makuha doon kasi papalitan ko itong pinakaunang nut. Kasi nga ito yung masikip kanina nung tinanggal. Bali, pero lilinisin ko lahat yan bago natin kabitan ng bagong bolis. Kasi yun na rin recommended ko, sir, magpalit na kami ng ball race kasi natakbo niya na ng ilang araw yung may along. Kaya ito, hindi na rin proportion yan dahil apat na araw niya tinatakbo ng may along yung motor niya. Tapos pagkaalog, sisinsilin, sisikipan, sa alog na naman, sisinsilin ulit. Kaya nasira na rin yung thread. Kaya mga baong. Sana kumagat pa yung pagpinalitan natin ng bagong nut. Kapitan muna natin ng bagong bolis. Yan mga bok, nalinis ko na yung mga nut, tapos pati yung tipos. Yan, bumungad sa atin yung kakapokpok nila, kakapokpok. Ayun, nasira na yung thread ng tipos. Yan mga bok, ayun. Sira na, bungi na. Kawawa naman. Nasira. Dahil lang sa wala kang proper tools, nasira mo na yan. Kaka ilang beses kasi itong sininsil, 5 beses, dahil nga lagi lumuluwag. Kaya sabi ko kay sir, yan, may pingas nga rin to. Sabi ko kay sir, subjective na to po, replacement ng tipos. Pero wala pang budget si sir. Wala pang budget si sir, kaya subukan natin ibalik kung mababalik natin ng ano, ng maayos. Sinibukan ko na rin umorder nung cover sa ball race, yung hindi nabalik sa kanya. Kabitan muna natin ang bagong ball race na pang NMAX talaga. Ayan. Racing monkey gamit natin. Ayan, pang NMAX. Kasi pag hindi pang NMAX ginagamit na, ng iba, pwedeng hindi masusian, hindi malak sa susian. It's either sobrang baba or it's either sobrang tangkad nung kinabit na ball race. Kaya hindi siya nasususi. Kabit ko muna itong mga book. Bali ito na mga book. Na kinabit na natin yung railings sa chassis. Gumamit tayo ng proper tools. Meron tayong ball race installer dito mga bok. Para hindi na maulit din kasi yung nangyari na lumuluwag kasi hindi rin nila nalapat ng maayos. Yan ngayon, hinihila ako na to, hinihigpitan ko, ayaw na niyang mahigpitan. Ibig sabihin, lapat na yan. Kaya sobrang tigas na niya. Ganyan tayo gumawa dito mga bok. Meron tayong proper tools. Yan yung sa ilalim mo. Pumasok na yung tools natin. Tinulak niya na yung railings. Tapos nakabit ko na rin yung railings dun sa tipos, mga bro. Yan, ganyan tayo magtrabaho dito, mga bro. Proper tools tayo. Kasi babaw. Okay? Yan, mga bro. Bali, ito na yung itsura niyan, mga bro. Nakalapat. Make sure bull na tayo nakalapat na yan. Kasi babaw. Sa ilalim. Yan, sure bull tayo nakalapat yan kasi meron tayong proper tools. Yan, lalagyan na natin ng grasa para malagyan natin mga railings, mga ball race, pati dito. Binalik ko din yung ano niyan, mga bok, yung goma, ayan, sa ilalim. Mga bok, nalagyan ko na ng grasa, yan, pati yun nandun sa may tipos. Ngayon, wala kaming ma-orderan ni sir nung cover dito. Ngayon, kakatingin ko sa mga kalakal ko, yung mga kalakal ko dyan, ayan, mga pagpalitan ng customer. Yung lumang ball race din, yung pang ilalim, yan, ayan, may tama na nga rin yan. Pakita ko, sinubukan ko, lapat naman siya. Ayun, pasok siya. Kaya niyang koberan yung bolis natin dito sa ibabaw. Kaya,
pansamantagal, ito muna yung kakabit namin ni Sir. Magiging ganyan yan, mga bok. Kaysa sa wala siyang takip, much better na yan. Tapos, magpapalit kami ng, magdadagdag kami ng bagong ano, bagong nut. Kasi yung isa, nalostred na rin ng tipos. Kasi itong goma, wala na rin kasi. Hindi na nabalik yung mga unang gumawa. Pati yung pinaka-cover, hindi na rin pala nabalik. Kabit muna namin ni Sir para makakauwi na rin si Sir. Yan mga bok, medyo natagalan din kami sa paggawa kasi dami din talagang problema. Pero ito pansamantala, ginawa muna natin yung solusyon. Yan mga bok, nilagyan natin ang takip. Ano din yan, railings din yan ng ball race. Pansamantala, yan muna yung kinabit natin. Umorder pa ako. Tsaka magpapalit din kami ng tipo si Sir pagka nagka-budget na siya. Makikita nyo, mas maayos na siya. Kompleto na rin yung washer niya, nilagyan natin ng goma na washer. Kaya tas pinalitan natin yung isang nut, yung dalawa luma pa rin. Kaya makikita nyo yung isang nut sa pinakauna, unang layer. Walang tama ng sinsil, yung dalawa meron. Tapos, tinest drive ko na maiksi lang kasi wala pang fairings. Baka mabasa yung ECU kasi umaambon. Mamaya pagka nakabit na yung fairings, test drive ko ulit. Kabit ko muna yung mga fairings mga bok para makita natin yung magiging resulta. Ayun mga bok. Okay? The next day. Yan mga bok, finished product na. Tapos na natin, nabalik na natin lahat ng fairings. Tapos yung mga ibang detalye na hindi nagawa nung unang gumawa, mga orientation ng kable, yung mga kulang na tornilyo, yan, inayos na natin lahat. Bali, itong gawa natin kay Sir, pansamantala lang to. Talagang ginawa na natin ang paraan dahil kulang-kulang din ng pyesa, tapos yung tipos pa, nagbag-iipon pa si Sir ng budget. Pero all goods na lahat. Bali, inalog ni Sir kanina, wala nang alog. Tapos, pati itong manibela, smooth na. Yan, dadaganan ko dito. Yan, makikita nyo mga bok. Yan, smooth na. Smooth na siyang i-handling. Pares na nung motor natin mga bok. Test drive ko rin kanina. Kaso, lumakas na yung ulan eh. Kaya hindi ko na matitest drive ulit. Bali, ngayon, all goods na lahat. Bali yun, lesson learned tayo mga bok. Bali, maging aware din tayo sa mga ginagawa sa motor natin. Kasi si Sir, hindi niya rin nabantayan ng maayos yung motor niya. Kaya, hindi niya, nagulat na lang siya kulang-kulang ng mga pyesa. Kaya sabi ko nga, kung hindi nagkulang yung mga pyesa nito, kanina pa kami tapos, wala sanang problema. Pero wala, tapos na yun eh. Yun talaga, lesson learned na lang mga bok. So hanggang dito na lang mga bok, maraming salamat.